Haggis, Hike Fam Squad, kumusta kayo? Sana sa mabuti kayong kalagayan. Natatawa talaga. Sobrang lapit ko ba? Oo nga, malapit ko. Pasensya na kayo ah. Kasi tulog na yung mga inakay ko. Sobrang lapit ko. Feeling ko lalabas na ako anytime. Daling araw pa naman. Tapos na ba? 12:50 na. So mag-alauna na madaling araw. And medyo pasensya na kung ganito tayo kalapit. Kaya medyo malapit tayo. Malapitan tayo para hindi ako masyadong gumagawa ng ingay or mataas malakas yung volume ko kasi once na nagising si Luigi, mahirap na. Kailangan kong umakyat, kailangan kong samahan siya sa room, kailangan ko siyang patulugin. At by that time, tutulog na rin ako. Ito nga ba ang topic natin ngayon? So, kung nabasa niyo na yung thumbnail, so ito yung topic natin na bakit nga ba or ano nga ba yung mga rason o ano ba yung mga reason namin kung bakit ako or pamilya ko nag-YouTube. So, mag-storytelling muna tayo. Mabilisan lang. Dati kasi, bago mag-pandemic, mahilig talaga akong mag-videos or gumawa ng mga clip. 5 seconds lang. 5 seconds or less sa mga pinupuntahan naming long drive or kaya kapag meron kaming mga special occasion, birthdays, anniversary, trip lang na pumunta ng park o kaya mga camping yan. So gumagawa talaga ako ng mga clip, 5 seconds clip and photos. So pinagsasama-sama ko lang siya sa isang album. And then pinupost ko sa Facebook ko. So wala, nung unang-unang labas ng videos ko na yon, ang daming natuwa ng mga kagrupo, mga family friends ko. Kasi parang inisip nila na at least merong isa sa grupo namin na nakakagawa ng ganun, nakakatuwa lang din talaga. So natuwa naman ako, marami na ka-appreciate. Pero hindi yun yung naging dahilan ko para maging YouTuber ako. Kasi pakiramdam ko parang wala na akong skills na ganun. Tsaka parang hindi ko naisip yun kasi di naman, parang di naman bagay sa akin na maging YouTube, na mag-vlog-vlog. Hindi naman bagay sa akin yung mag-vlog, ganun. As a family, isa lang naman ang rason namin nun eh. Dahil kay Luigi. Kasi si Luigi kasi sobrang affectionated siya sa mga videos. Kapag nakakahawak siya ng cellphone or iPad, binivideohan niya kung ano yung ginagawa niya, kung paano siya naglalaro ng mga toys niya. So yun yung rason namin kung bakit kami nag-YouTube dahil kay Luigi. And ako naman personally, bakit ko nga ba pinasok to? Kasi actually, alam ko naman from the start, alam ko naman talaga kung bakit ako nag-YouTube. Meron akong mga sinusubscribe na family nandito sa Canada. Nasa iba-ibang provinces sila. Yung iba nasa Saskatchewan, Regina, Ontario, BC, meron din taga rito, Calgary. So pinapanood ko talaga sila bilang OFW. Pinanood ko yung journey nila na kung paano sila nag-apply papunta sa Canada, kung anong buhay nila sa Pilipinas, pumunta ng Canada. Tapos nagtrabaho sila, after a while, nakuha na nila yung pamilya nila. And then, nag-house hunting sila, na-approve sila sa bahay, and then nakuha na lang yung susi nila. Pagkatapos nun, first night nila sa bahay na yun. And then, alam mo yun, yung journey throughout, from Philippines, papunta ng Canada, nabit-bitan niya yung mga pamilya nila. So, nakaka-inspired lang talaga. Ako kasi yung tipo na kahit na sabihin natin na nandito na rin yung pamilya ko. Kapag nakakapanood ako o nakakarinig ako ng kahit na anong kwento ng pamilya na nagsumikap at nakarating kung ano yung pinapangarap nila sa para sa pamilya nila, para sa mga anak nila, para mismo sa kanila, nakakatuwa lang. Yung na-inspired lang talaga ako. So pinapanood ko sila, subscriber nila ako. Actually, yung iba nga doon, pinipersonal ko pa dati ha, dati pa yun, pinipersonal ko silang i-message na
And na-appreciate ko yun, yung mga kapag nag-message ako sa kanila, yung mga sinasubscribe ko tapos nagre-reply sila, sobrang na-appreciate ko yun kasi pinahalagahan nila yung mga tao na nanonood sa kanila, di ba? And nahiya akong magbanggit ng channel, YouTube channel nila kasi parang wala lang, nahiya lang ako. Parang siguro next time na lang kapag kapag pumayag sila na banggitin ko. Anyways, nahiya lang talaga ako. So, mag-real talk tayo, no? Kagaya ng sinabi ko, meron akong sinusubscribe na pamilya sa iba-ibang province dito sa Canada. Merong sa Saskatchewan, Regina, sa Ontario, sa BC, meron din dito sa Calgary. San-san sila? Pamilya sila na dumaan sa proseso bago nakarating dito sa Canada or bago sila naging immigrant. So yung mga sinasubscribe ko na napapanood ko, yung journey nila talaga. Pagbili nila ng bahay, kung ano yung paghihirap nila doon bago nila nakuha yung susi. Yung bang parang ako eh, nanood ng teleserye. Mas maganda pa nga yun eh, pinapanood ko sila kasi totoong buhay talaga yun. Nangyayari sa kanila. Hindi kagaya ng teleserye, scripted, diba? Ayun talaga hindi. Napakaro. Napakaro ng emotion nila, napakaro ng saya nila. Yung, ang saya lang, yung parang kasama ko sa journey na yun, yung ganun yung pakiramdam ko. Na ando din ako, part din ako ng saya nila, part din ako ng lungkot nila. Kasi siguro dahil dumaan din ako sa pagiging OFW, dahil dumaan din ako sa pagiging TFW, dahil naranasan ko rin yun. Kaya siguro na-appreciate ko kung ano yung saya na meron sila, na ang hirap ng buhay, ang saya lang na nakakakita ka ng mga pamilya o ng mga tao na nag-strive sila para makamit nila yung pangarap nila para sa pamilya nila, sa anak nila, or mismo sa sarili nila, di ba? Ang saya lang, masarap lang pakinggan, masarap lang panoorin kasi nakaka-inspire sila. So, ang rason kung bakit ko ginagawa to, kasi baka may isang tao or may isang subscriber ako dyan or dalawang subscriber ako dyan na ma-inspire din sa kwento ng buhay ko kasi naniniwala ako na lahat tayo, lahat ng tao, kasi hoda nasaan ka mang bansa, nasaan ka mang lugar, meron tayong sarili-sariling kwento. E baka yung kwento ko e maka-inspire din or makabigay ng inspirasyon sa ibang tao. At alam mo yun, ma-flip sila na kasi minsan sa totoo lang kapag nasa ibang bansa ka at OFW ka or TFW ka, wala ka na may ibang kakapitan eh, kundi yung pamilya mo, yung anak mo, yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay, or kaya naman yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Kaya kahit na sabihin mo na immigrant na kami, nandito na yung pamilya ko din, unti-unti na rin naming nararamdaman yung mga pinaghirapan namin dati, but still ramdam ko rin yung mga nag-i-start kung paano naman sila bumubuo ng buhay nila dito sa Canada. So na-inspired pa rin ako hanggang ngayon kasi alam ko yung pinanggalingan nila. Alam mo yung paghihirap nila, yun yung core nila eh. Para kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa ka yung bang parang wala ka ng akala mo wala ng pag-asa, pero sige, kapit lang kasi yun yung core mo eh. Yun yung core mo, yung hirap na pinagdadaanan mo na gusto mo pa rin matupad lahat ng pangarap mo. Kaya lahat ng hirap dyan, pag nadapa tayo, kapag pagod, pahinga lang yun, di ba? So, kanya-kanya tayong kwento rito, kaya naiintindihan ko sila at humahanga talaga ako sa mga ganun na tao na hindi sila sumusuko, yung bang konting problema lang, isusukuan nila. Although, hindi naman masama na umiyak, hindi naman masama na magpahinga. Hindi naman tayo rito robot na walang pakiramdam. Nakakapagod talaga. Nakakalungkot lang talaga yung isipin na meron pa rin mga iilan na ang mentality eh, nandiyan na yun sa Canada eh. Maganda na talaga yung buhay nila. Sabihin ko po ah, lahat ng mga pumupunta dito sa Canada eh, hindi naman sila overnight success. Marami silang pinagdaan ng hirap.
Marami kang pagdadaan ng hirap. Kaya, tsaga-tsaga lang. Maganda yung buhay namin dito sa Canada or kahit siguro yung mga nakakarelate na mga nag-immigrant sa ibang lugar, sa ibang bansa. Maganda yung buhay namin kasi maganda yung mga benefits namin personally dito sa Canada. So yung nararanasan namin, maginahawa talaga siya. Pero, real talk, kumbaga ang sinasabi ko rito, eh, yung buhay namin as a family, yung bilang pamilya, yung araw-araw na buhay namin, yung sinasabi ko, eh, mahirap siya. Tsaka isa pang real talk na emphasize ko, marami pa rin talaga na mentality na kapag nasa ibang bansa ka, eh, milyonaryo ka. Well, kung i-convert mo siya sa peso, oh talaga. Pero kung ang paycheck namin, dolyares, at ang expenses namin, eh, dolyares din naman. 1:1, walang special dun. Kumbaga, walang yaman dun. Pero kung halimbawa ang paycheck namin is dolyares, at gagastusin namin yun sa peso, eh malamang nga talaga, milyonaryo na kami. Pero ang problema kasi, hindi ganun yun yung dolyares, ang expense namin is dolyares, parang sa Pinas lang din, diba? Peso to peso, ang gastos nyo is peso. So, ganun din dito. May mga opportunity lang talaga na magaganda dito sa Canada. Pero, ganun talaga eh. Yun yung choice namin. Yun yung bad kami nandito. Kasi nakikita namin na kahit papano, mayroong ginhawa. Kahit papano, fair ang laban dito. Kung masipag ka, malaki yung possibility na uunlad ka talaga. Pero kung tatamad-tamad ka naman na talagang wala kang ginagawa, kahit gaano pa ka-opportunity na umiikot sa'yo, lahat ng opportunity meron ka, eh wala rin naman talagang mangyayari, ba? Diba? Yung mga baguhan dito sa Canada, or kahit na hindi baguhan, kung nanonood ka ng video na to, sigurad nakaka-relate ka, na nag-apply ka para sa Canada, o kahit anong pathways mo pa, mapa ANP yan, SANP, federal, tourist visa, international student visa, hindi siya ganun kadali. Hindi ibig sabihin na nag-apply ka eh isang buwan tanggap ka na o isang buwan nandito ka na sa Canada. Akala mo nga minsan okay na lahat eh. Dun sa mga sinusubscribe ko, natutuwa talaga ako kasi makikita mo talaga sa kanila yung success as a family nila. Kaya, saludo talaga ako sa inyo mga sir, mga ma'am. Yan, natutuwa lang talaga ako. And doon naman sa mga aspirant na gusto pumunta rito kung ano man yung rason ninyo, go for it. Talaga namang, tsaga-tsaga lang. Kapag alam nyo na hirap na kayo, dasal lang talaga at tsaka balikan nyo kung ano yung core ninyo. Kung ano yung inspirasyon ninyo. Balikan nyo kung anak nyo yan, kung magulang nyo yan, kung asawa nyo yan. Balikan nyo. Babangon at babangon din kayo. Kasi wala namang ibang tutulong sa inyo kundi kayo din naman eh, diba? At syempre, may iba rin namang tumutulong na mga kapwa nyo Pilipino. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag kasama nyo yung pamilya ninyo. Yun lang, medyo gabi na, madaling araw na talaga. At natutuwa naman ako, ito yung first real talk natin dito sa channel namin. Paminsan-minsan siguro mag-i-insert ako ng mga ganitong videos kung ano ba talaga yung buhay dito sa Canada. Sana nakabigay ako ng konting aral or konting inspirasyon sa inyo na kapag may pangarap ka, huwag ka mawawala ng pag-asa kahit ganun pakahirap yun. Kasi marami mga pamilya na nandito, hindi talaga siya overnight success. Sobrang daming pinagdaan ng hirap. Ako, nag-apply, lahat halos ng in-applyan ko that time, pero deny lahat siya, so napauwi ako sa Pilipinas. And then, pagdating ko sa Pilipinas, kasi walang trabaho, dahil ilang taon na rin naman ako noon. So, bumalik ako sa Singapore and then
hindi ko na malayan, nandito na kami, buong pamilya kami, di ba? Kung gusto niyo rin ang kwento na yun, comment right down below, di ba? Kwento natin yun, real talk natin yun, para maka-inspired ba? Makabigay man lang kahit papano ng konting inspirasyon sa ibang tao na akala nila wala na silang pag-asa pero meron pa din. So, nangyari sa amin yun at hindi lang sa akin. Marami akong kaibigan, kakilala na ganun ang nangyayari sa kanila na kapag gusto mo isang bagay, hindi naman agad-agad ibibigay sa'yo yan eh. Marami ka pagdadaan journey para sa huli, eh, ma-appreciate mo yung kung anong meron ka, di ba? Ma-appreciate mo lahat ng pinagdaanan mo. Kumbaga, natapos mo yon. So, ang mangyayari, pag nakwento mo yon, eh, ma-inspired naman yung ibang tao sa'yo. Kaya nga, ito talaga yung purpose ng YouTube ko. Kasi, alam ko, meron din ako sariling kwento na pwede kong i-share. Na, di ba, malay natin, may isa, ikaw, na nanonood, eh, may pinagdadaanan sa application mo, eh, hindi man ako ganun kagaling, hindi ako ganun ka-eksperto. Disclaimer lang, no? Eh, base lang ito mas sinasabi ko sa experiences ko. Kaya, hindi ko masasagot yung mga technical na question ninyo regarding sa mga, alibaw, application, ganyan. So, magbe-base lang ako kung ano yung experience ko. Pero kung gusto niyo talagang malaman yun, pwede natin i-real talk nga, comment lang. Comment lang tayo. YouTube na YouTube lang ang beg ng lola mo. Or kung gusto niyo naman malaman yung kwento ng buhay ko sa Singapore or pinagkaiba nila dito sa Canada, eh, pwede naman natin gawin yan. Comment down below yan. Para YouTuber na YouTuber tayo, di ba? So, comment lang kayo kung interesado kayong malaman yung kwento na yun. Magkaiba talaga sila. So, salamat sa pakikinig. Nakailang oras din tayo nagkukwento. At yeah, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa YouTube channel namin. Mas more on, makikilala nyo kami sa mga susunod na mga araw. Kukwento namin yung buhay na meron kami rito sa Canada. Ako, pamilya ko, at yung mga pamilya namin sa Pilipinas din. At maraming salamat dahil nandiyan ka para makinig sa amin. And dito ko natatapusin yung real talk natin. Sana isang araw makapagbuo ulit tayo ng real talk na makaka-inspired ulit sa ibang tao. And magandang umaga mga kahagis and mga fam squad dyan. Ingat kayo mamaya sa pagpasok sa trabaho nyo, sa school nyo, kung saan makayong pupunta. At mahal namin kayo.